obedience. Right? So here is the context when Jesus first called the apostles. Most of them are fishermen. Okay? Sa ating pong introduction, makikita nyo sa inyong mga programs, sa niya, obeying the Lord, ayan, in a simple yet profound request can open up the well for God's wonderful blessings. Obedience unlocks the potential for God's blessings to you, to us, to your loved ones. And this was perfectly illustrated when Jesus, or when Peter said yes to the Lord with two commands, actually. Now, bakit po critical ang pagsunod para maging matagpay yung buhay ng Christian? That is the question we're trying to answer today. Why is obedience critical or significant to have a successful Christian life? I have four points here, and it is solely based on the text, Luke chapter 5. First, obedience to God, even in small things or in small matters. Luke chapter 5, verse 1 to 3, I read it once again. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him, listening to the word of God. Of course, Jesus was preaching here. He was on the shore. Okay? This is not his turf. Hindi po niya ito baluarte. Hindi po niya ito kanyang hometown. Okay? He saw that the water's edge, two boats. Okay? Like I said, when we read the Bible, use your imagination. Okay? Imagine you are in sino na ako ka ng taal lake. Wala pala. Okay, yung malapit sa beach na lang. Nakapunta na ang beach, nakapunta na lang tayo ng beach, di ba? Okay. So, he was there at the water edge and there were two boats. Ilan? Two. Dalawang bangka. Left there by fishermen who were washing their nets. Okay, so, ando siya sa beach, nagpipreach siya. Okay, for example, ito po yung, itong pulpit na to yung dagat, at ito po yung lupa. Diyan po kayo. Diyan po yung mga crowd. Pipreach niya ngayon. So may dalawang bangka na nasa likod niya na iniwan ng mga fishermen. At ang ginawa ng mga fishermen, they were washing their nets. Tapos lang nilang mangisda. Usually, ang mangisda po ang gabi. Di ba? Kababa pa rin yun, hindi, malapit po sa dagat. Lagi sila nangisda gabi. Gabi po sila. Mapalawad sila sa gabi. Tapos, dumarating sila umaga na. So they're washing their nets. He got into one of the boats, one belonging to Simon. Okay, to make it clear, Simon and Peter are the same. Okay? Simon Peter, pangalan po talaga ni Pedro. Simon Peter. Belonging to Simon, and asked him to put a little from the shore. Then he sat down and taught people from the boat. Okay? Imagine. So, nandito siya, nagpipit siya. Siyempre, masyadong malapit, hindi siya masyadong marinig ng mga tao. So, yung ginawa niya, nakiusap siya kay Pedro na hiramin yung bangka niya, na ipush na konti sa laot, umupo si Panginoon sa boat, at doon siya nag-preach. Ayan. So, ganun ang scenario. That's the scenario. There was a large crowd. Of course, Jesus was already popular. So, there was a large crowd and people were following Jesus and he was preaching. So, he used Peter's boat as a platform. From which to address the multitude. So, yun nga. He asked the boat to push a little more sa shore. I'm sure sa inyo, marami nang napanood ng Passion or Passion of Christ or Jesus and mga movie about Christ. And we saw there yung ganitong eksena. Huh? Jesus was preaching on the boat. Actually, sabi ng sumulat ng ano na to, sabi niya, it is itself not particularly remarkable request. Bakit kaya hindi remarkable yung request na yun? But, you know, that compliance, Peter, no? Yung kanyang pagsunod, it paved the way for a life
changing level. Like I said, the first point is obedient to God, even in a small matter. Remember, what were the fishermen doing? I will not say apostles because they were not yet apostles at the time. What were they doing? When Jesus asked them to put out a little from the shore, yung boat, what were they doing? They were tending their nets. They were washing their nets. They were busy. Okay? Pwede naman sabihin ni Peter, look, okay, I'm busy right now. Pwede naman sabihin nyo, I can help you. I've got fishing all night. Wala pa nga akong nahuli. Pwede naman sabihin nyo. Pwede naman sabihin na, why don't you ask other people? Over there. No, if Peter said anything that yes, na-miss niya yung pinakadakilang bagay na karanasan sa buhay niya. If he had said no, he missed the greatest fishing experience in his life. This is the request that Peter had the chance to either say yes or no. But, because of Peter's obedience on the onset, the Lord, okay, arranged to him and his friends a miracle that they will never forget. Because of that simple obedience of Peter here, that he pushed the boat a little over the shore, so that Jesus Christ can step down and talk people from the boat, he unlocks a miracle that's soon to happen. He has no idea that his mere small request, yung maliit na pabor na hindi na Panginoon sa kanya na pairan ng bangka mo, ang push mo ng konti dito sa dagat, doon ako upo at doon ako mag-preach, he never imagined that will be a start of something great, not only in his life, but for the life of other people around him. So you see, one of the greatest blessings comes from God as a result of our willingness to do something that is very insignificant at first. Iba, tignan nyo naman. The Lord Jesus Christ said, ask him to put out a little from the shore of the boat. Simple request niyan. Sa atin, ganun din po ang application nito. Our greatest blessings coming from God, yung willingness natin gumawa ng isang bagay na alam natin napakadali lang or iba, ano isin lang, parang hindi naman significant ang bagay na itong gagawin natin. What are those things? What are those things that God commanded us to do that for us is not really significant? Okay, I'm speaking, after natin my experience ng pagliligtas ng Panginoon, there were some things you have experienced na maliit na bagay, pero sa akala nilang maliit, pero napakalaking bagay na yun. Ganun to. Pagati. Paglilinis. Those small, this is a menial task, right? Pupush mo lang yung boat eh. Diba? So that the Lord Jesus Christ would sit there and preach from the shore. Thing is, minsan, challenging pa sa atin minsan eh. And ito pa, minsan, we rationalize. Pag sinabi kong rationalize, sabi natin maraming dahilan. It's too far. It's too difficult. I don't want to. Ito pa, pag-pray mo muna. Right? Sometimes, God's answer to your prayer or the blessings will be unlocked by simple obedience of very insignificant acts. This is insignificant to titignan ninyo. I don't know kung binasa ninyo ito, naging significant sa inyo itong obedience ni Peter on pushing the boat a little shore so the Lord Jesus Christ can say and then preach. Kaya di po doon nagtatapos. Obedience to God in even small matters
followed by obedience to God, benefit others. How this benefit others? Okay, balikan po natin yung ating text mula sa verse 3. He got into the boat, one of them belonged to Simon, and asked him to put out a little from the shore, then he sat down and taught the people from the boat. Verse 4, when he had finished speaking, he said unto Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Okay, first, who benefited from Peter's obedience? Okay, first of all, yung mga crowd. Alright? The crowd that were there received the first blessings of Peter's obedience. Why? Because they were able to listen to our Lord Jesus Christ clearly. Huwag ako nagpipilis sa inyo dito, ayan, masyadong malapit, yung iba, nasa likod, hindi makikita. Tama ba? Kung marami tayo dito, kung pare-pares tayo yung plan. Eh ito, kung nasa malayo siya ng konti yung ganyan, maraming nakarinig. May platform siya eh. Medyo elevated ng konti. First of all, those crowd that were there were the beneficiaries of Peter's simple obedience. Hindi na natin makita sa Bible kung gaano marami yan. Right? Look of how many people were blessed by Peter's obedience. Not only they were able to see the Lord from afar, ibang malalayo, but they were also able to listen to His lessons, the Word of God. Not only that, nagkaroon pa, hindi mo lang ang mga tao ang nagbenepisyo dyan. Then he sat down and taught the people from the boat. Yung he. Sino yan? Who's he? Who's he? Jesus Christ. Preaching from the boat enabled him to sit down in comfort while he speaks. Second beneficiary is beneficiary Jesus Christ himself. He was able to preach comfortably. Kung isa kang preacher and you are in a place that talagang medyo uncomfortable yung lugar mo habang nagpipreach ka, iksi ka, mainit, and everything. Sabi nga ng preacher na isang kaibigang pastor, kahit naka-prepare yung message, kung hindi naka-prepare yung messenger, lalo na yung lugar, hirap na makapag-preach. Hindi ka komportable, mainit and everything. This one, Jesus was able to sat down and taught people from the boat. Not only that, eto yan. Then of course, Peter and his friends had a very profitable day. Remember, they were washing their nets. They didn't catch any. Okay? Put out into the deep water and let down the nets for a catch. Verse 5. When they had done so, verse 6, miniskip po yung verse 5. Mamaya, bakit? When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So dami. Magpupunit na yung mga net nila. They signaled their partners in other boats to come and help them. They came and filled both boats so full that they began to sink. Imagine that. I never done fishing myself. I run a boat, but hindi pa ako nang isda sa lawak. Pero imagine dito ha, yung kanilang magdamag na pag-ingisda sa kanakarang gabi, walang nahuli. And this time, by the words of God, Jesus Christ Himself, they caught a lot of fish that their boats began to sink. Just now imagine how big the catch was. See? There were three initial beneficiaries of simple obedience from Peter. The crowd, Jesus Himself, Peter, and his friends. Therefore, God's call to obedience always demands our response. Sabi ko sa inyo, kung hindi nga nag-response si Peter, again, ito na naman, di ba? Ayan, no? This is actually a command, right? Put out into the deep water and let down your nets. Notice what happened. Again, Jesus, dito sa command na ito, showed His power
and sovereignty. Magdamag po na yan, wala nakita na nabuhang isda, but because of saying yes, then the Lord blessed these people. They were completely amazed what had just happened. Overflowing fish. Yung sa kanilang boat. Boat overflowing with fish. Tama ba yan? Their boat is overflowing with fish. Those are actually the physical blessings that they got right from there. Obedience to other, to God benefit others. Saying yes to the Lord's request, in this case, resulted in a miracle that transformed not only Peter's life, but the lives of his fellow fishermen, which we are going to see later. Again, saying yes to the Lord resulted in the obedience of Peter and resulted in a miracle that transformed Peter's life and his friends. Mga kapatid, application, God often rewards others, in particular, yung pinaka-close sa atin kapag tayo nagiging masunod. I'll repeat that. God always rewards others, particularly yung mga malalaki sa atin, when we are obedient. First, for example, when a father obeys the Lord, his entire family reaps God's blessings. Alam niyo po yung Philippian jailer, when in Acts chapter 16, when Paul and Silas, because of God's miracle, they were able to get out of prison. And after going out of prison, they shared the gospel to this person. What happened? This person believed. Philippian jailer, yung pong warden, yung sa kulungan, they replied, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your house. Sabi niya, ano pong gagawin namin para kami maligtas? Ano nangyari? Sabi ni Pablo, sa Philippian jailer, they believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. And this was true. The Philippian jailer was saved. He was actually baptized that evening. Not only him, but also his household. See? Pag nag-obey yung Philippian jailer, kung hindi siya nag-obey yan, hindi rin maliligtas ang kanyang family. So tayo, tayo pa lang ang mananampalataya sa ating pamilya, gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. As long as you're going to be obedient to God, gagamitin ka ng Panginoon para pagpapalain din yung pamilya mo. Ilan dito ang ginamit na ng Panginoon? Nagsimula, ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya mo, kaya hindi na ikaw ang nag-iisa. I have a lot of stories, countless stories that I have heard. I myself, a beneficiary of this. Nakita ko yung papapala ng Panginoon when I first obeyed the Lord. Nag-aaral ko sa college, then nag-aaral din sa college yung kapatid ko. Lahat sila nag-aaral sa college, nakakilala sa Panginoon. Even my mom. Galing ko sa atin. This is true. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. When you put your faith in the Lord Jesus Christ, when you obey Him, it will reap the reward and your household will be the beneficiary. Pangalawa, sa mga bata, a child's obedience will always be a blessing to his or her parents. Sinong hindi magiging proud sa mga bata na every March, it's talking about Philippine setting. Every March of April, yung mga anak ninyo, papanhin ng stage. Para ma-receive sila ng medals or ribbons for their exemplary academic achievements. Diba? Masaya tayo? Sa mga, naiikita tayo ng ating mga anak in terms of knowledge, totoo po yun sa akin. Yung mga batang ito, bibenta kami ng Korean, hindi namin alam. Pero sila alam nila. Nagbalintag na po ang mundo. Nung bago sila dito, bibenta namin sila. Bago lang sila dito. 2008, wala silang kampong mo. Kami, ngayon, wala kami kampong mo. One princess sabi nila, sila dalawa na lang. Or pwede nila kami ibenta mag-asawa. So to say. When the kids are obedient to their parents, blessings also received by the parents themselves. Diba? Noong March, last March, yung Facebook nyo, anong mga laman, mga kaibigan? Sino yan? Tanong mo. Oo. Diba? You're very proud. Noong mga panahon kami kumradyo, wala akong Facebook, iniintay ko po yung pagka-print ng mga picture.
Eh, wala rin kami camera noon. Mayroong photographer, si Tatang Junior, yung photographer sa amin. Lagi po yun daw, pag po graduation na, nasa lagyan ka ng ribbon, di ba? Kung anong kulay ka, kung ano mo. Diba? Kung gano'n ngayon, kulay ng photographer. Marami sa photographer. Sa kanya, white. Pag white, siya ay kukuha. O tapos, ipabalik po sa barangay namin, dala-dala niya yung mga pictures. Opo, tuwang kuha po kami. Ano po ginawa ng mga magulang natin? Ha? Pina-laminate! Nilagay ko sa wall! When I was in third grade, di ko makalimutan, sabi ng aming teacher, ang mga Ilocano are very famous for being thrifty. Okay? But sabi niya, tignan mo ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga bahay puno ng mga nakasabit na nakatoga. Ang bahay nila ay kubo lang, pero ang makasabit doon puro nakatoga. Ibig sabihin, ang mga magulang ng mga bata niyon, bagama sila yung nagtipid, napaaral nila yung kanilang mga anak. And they were proud. Because these children, despite of the economic disadvantage of their parents, they were obedient. They were obedient in their parents by studying very well, and they were able to graduate with colors. Ngayon, iba na ang buhay ng kanilang mga magulang. I believe, marami sa mga Ilocanja na nagbago ng bahay dahil sa kanilang mga anak naging successful. Hindi lang sa Ilocanja. Diba? Ibig sabihin, when the children obey their parents, they are blessed. Not only them, but also their parents. Balitag, ganun din. When the parents are obedient children of God, their own children will reap also their rewards. So see, by your obedience, by our obedience, it's not only us who receive the blessings, but also the people around us. Exactly what had happened to Peter. His friends were benefited by this. Pagtanda nyo naman, doesn't mean na pag nag-disobey tayo sa Panginoon, hindi po natin pwede ma-skip yung discipline. Tanda nyo yan. Always God is love, God is just, God is merciful, God is full of grace. But don't forget, God is also just. He will not tolerate sin. So, if you choose to disobey the Lord, you will not escape His discipline because of your ungodly walk, right? Kahit ikaw, na sabihin ko ng ang tatay mo'y very active sa church, pero ikaw mismo'y pasaway, you will not, hindi pwedeng tolerate ng Panginoon yun. So, His call to obedience always demands our response, katulad sinabi mo kanina. Anong response ni Peter, right? He did put down the nets. When we lead obedient lives, I would like to read this for you, and please listen up. When we live obedient lives, those who know and love us will sense the peace and the joy He has given us. Instead of conflict, there will be contentment. Instead of one part only experiencing God's goodness, obedience will bring blessings to you and to others. Hindi lang ikaw ang magbe-benefit. Again, there's a big word of obedience. Instead of conflict, contentment. Instead of you only experiencing God's goodness, it will bring blessings to others. Thirdly, obedience to God will bring wonders. I skipped verse 5 intentionally because of this. Okay, tanda nyo kanina, di ba? May request sa Panginoon, put into the deep and lay down your nets. That's a verse 4. And in verse 5, okay, obedience to God will bring wonders. Verse 5, Simon answered. This is the excuse. Minsan, di ba tayo, pag tinutusan tayo, marami tayong excuse. This was the excuse of Peter. Simon answered, Master, we worked all night and haven't caught any. Kill you. Ano yung first word niya? Master. Why? Nagkakilala na ba sila before? Remember, bago sinabi ng Panginoon niya, may nangyari, di ba? He was teaching. And because of Jesus' eloquence, kanyang pagtuturo, tinawag siyang master ni Simon, ni Pedro. Galing mag-preach eh, di ba? He's teaching there, talagang yung mga turo niya, talagang bago sa pandinig ng mga tao. People were blessed. Probably Peter also. Because when God or Jesus commanded, Peter said, put down into the deep, sabi niya, di ba? Get down into the deep and lay down your nets. Tanda nyo, nung sinabi ni Jesus Christ yun, nandun pala siya sa shore. Okay? Nandun lang sila sa shore. Mababaw lang yun. Kaya sabi naman, go
loob ng landip, huwag sabihin, punta ka ng konti sa malalim. Ha? At ihulog mo yung mga nets. Ito naman ang excuse ni Pedro. Simon Peter answered, Master, we've worked all night and haven't caught anything. Ajman, but, there's the word, but, because you say so, I will let down the nets. Is he sure na may makukuha siya? Initially, wala siya, kasiguraduhan eh. Magdamag na po kami ng isda, Panginoon, guro. Wala kaming nakuha. Subalit, dahil sinabi mo, okay, I will let down the nets. Di ba yung ating program dyan sa harap? Yan ang nakalagay. But, at your word, I will let down the nets. And that, again, is obedience. And verse 9, for he and his old companions were astonished at the catch of his day taken. Hindi lang siya. So were James and John, sons of Zebedee. Okay, sino si John? Si John po ang sumulat ng John. The Gospel of John. Hindi pa siya apostle din. Mangingisda pa siya. Yung kapatid niya si Jaime. Hindi, Santiago. Mga anak po sila ng Isabel na kilalang negosyante ng pangingisda doon sa lugar nila. They were astonished, bigla, sa dami ng kanilang mga nahuling isda. Again, this is the second, sabi nga sa inyo kanina, di ba? Yung mayroon ng baka mo, push mo ng konti, para doon ako umupo, please, pwede sabihin, Peter na hindi. Peter, pwede sabihin ka nila. There was a second opportunity or chance for Peter to say no. But again, he replied, and this demonstrate the beginning of a lifetime of faith in God that he experienced. The soon-to-be, okay? Soon-to-be disciples obey the Lord and leave the consequences of his decision to him. But Peter sabi na no doubt that Jesus' fishing instructions were a waste of time. Tignan nyo ito. Pero nagsimulat sa mula dito, sino ba ito? Hindi naman ito mangingisda. Ba't niya ako utusan? Di ba? Tindahan nyo, ang Panginoong Espo, hindi yan mangingisda. Siya'y lumaki sa kapili ng tatay niya, karpintero. Eh, anong kinalaman ng karpintero sa mangingisda? How knowledgeable Jesus Christ about fishing? He's neither a fisherman nor in the business of catching fish. He was a son of a carpenter. But then again, there's the obedience. Sabi ko ng sulat, Jesus' instruction was a waste of time. Because magdamag na nga sila ng isda, wala na silang nakuha. But then again, yung simple request, what about a miracle that astonish the disciples? We also have to recognize that obeying God is always the wisest course of action. Okay. Ako nung una kong nabasa ko yung the first miracle of catching fish. Akala ko nung sinabi ng Panginoon, go to the deep and lay down your nets. Akala ko, the moment na nandun sila, inuhulog lang nila yung net nila doon. Tandaan nyo, sabi ko nga, it is not deep kung saan si Jesus Christ nandun. Mababaw lang yun. Diba? Konti lang, pinapos lang ng konti yung baka. But they move a little further, doon sa mas malalim, at doon po nilag ang kanilang mga net. Kaya yun, napuno ng isda yung kanilang mga bangka. Now, they were empty, right? Peter, James, John, and all other fishermen were here, were all empty-handed. But here, our obedience to God also take our emptiness to Him, whether related to what? Finances, relationship, career. Our obedience to God can meet our emptiness, finances, relationships, career,
and change into something splendid or wonderful. He's changed now to Peter. Perhaps ganun din tayo sa decision natin. Para hindi tayo sa decision sa gusto natin, parang nag-double-minded tayo. Shall I go to church or not? Shall I go to prayer meeting or not? But our Lord's command is always just. He knows what's ahead. Okay, remember this. God is sovereign. Sovereign. If God, who is sovereign and omnipotent, yung mga Panginoon sa lahat, na nagkikip kung bakit yung mga puso ninyo hanggang ngayon, o puso natin nagpipik, ha? Siya rin ang nagkikip kung bakit ang mga planets are orbiting around the sun, ha? Hindi ba niya kaya i-handle ang resulta ng iyong obedience? If God who handles your heart keeps it beating, the God who's very powerful, sovereign, and omnipotent, who keeps the planets orbiting around the sun, cannot handle the consequences of your obedience. We have a response. There is always a response. When you choose to obey the Lord, He will obey you. He will bless you, I'm sorry. When you choose to obey the Lord, He will bless you. Because like I said, obedience always tantamount to blessings. These people were empty. Nothing. By simple act of obedience, they were full. In a very short time. Yung kanilang mga nets na nililinis kanina, tignan mo masira sa dami ng kanilang mga huli. Yung kanilang bangka, and they had never probably had the same catch before kung tignan lumubog sa dami ng isda kanilang nahuli. So see, obedience to God will bring wonders. And finally, obedience to God will change your life. I would like to emphasize kanina mga kapatid, okay? Itong master. Okay? Yung kanina. So verse 5. Simon answered, Master, we worked all night and even caught nothing. But because you say so, I will let down the nets. So ulit. Obedience to God will change your life. Verse 8. Okay. Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell on his knees and said, Go away from me. Ano tawag na kanina? Pagdating dito? See the transition? Hindi ko rin ito napapansin dati. Master! Kasi guru rin, nakita niya nag-ano. Nakita niya nag-guru. Lord! After a miracle. When you say Lord, Panginoon, He is sovereign. Siya yung dapat nasusunod sa buhay natin. Jesus said to Simon, Don't be afraid. Jump guys of verse 10. From now on, sa ibang translation, I will make you fishers of men. You will fish for people. So they pulled down their boats, up on the shore, left everything, and followed him. Actually, sa verse, meron pong second account. Balik natin sa verse, obedient brings wonders. Alam mo ba? There were two accounts of miracles of fishing. Dito sa obedience that brings wonders, sa John chapter 21, verse 6, ayan. Ito po yung account kung saan si Jesus Christ was already resurrected. 3 years after the first instance, more than 3 years after itong, yung kanina pinag-usapan natin, yung nakahuli sila ng isa. This is John chapter 21, Jesus already resurrected, He was in the Sea of Galilee, It happened this way. Simon Peter, Thomas, also not Didymus, Nathaniel from Cana, Sons of Zebedee. Sino po yung Sons of Zebedee? James and John. And the other disciples were together. Marami sila. Thomas, Peter,
Nathaniel, sasabihin dalawa, two more, pito. I'm going to go out to fish, Simon Peter told them. They said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Again, history repeats itself. In Luke chapter 5, hindi pa sila mga disciples, mga patandaan niya, ha? Bago sila makahuli ng they were not yet disciples. Here, they were already disciples. They were already with Jesus Christ for more than 3 years. And after Jesus Christ was dead, they didn't know he was resurrected. Bumalik na sila sa dati nilang trabaho. They went fishing again. I mean, Peter, sa verse 3, I'm going to fish. Oh, sabi niyo kasama nila, sama kami sa iyo. And then, yeah, they went out and got to the boat, but that night, again, gabi ah, they caught nothing. But then again, early in the morning, okay, fast forward, tapos sila mag-itaw, wala sila nahuli. In the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize it was Jesus. They don't know that it was He who was on the shore, okay? He called out to them, Kapaibigan! Meron ba kayo mga isda dyan? Hindi sa Tagalog natin. Kapaibigan! Friends, haven't you any fish? Again, medyo malaya si Jesus Christ at paparating pala sa shore yung mga apostles. They don't recognize Him. Wala! That was the answer. No! And He said to them, throw your net on the right side of the boat and you'll find some. Ay, dito wala na silang tinanong-tanong. Master, we have fish all night, but we didn't caught anything. But because you said so, I will do it. Wala. Ang ginawa nila, remember, they did not recognize Jesus at this point. They said, when they were unable to haul the net because of the large number of fish, 153 fish. Ganun karami ang huwa nila. Masahin nila sa land structure. Nakikita, 153. Tilapia daw yata yan. See, obedience to God will bring wonders, miracles, blessings. They didn't realize it was Jesus at first. Kaibigan, mayroon ba kayong isda? Wala. May dilaglag niyo sa bandang kanan yung mga net. Well, dilaglag niyo na. Nangyari? Large number of fish. Patuloy, will change your life. Obedience to God will change your life. Like I said, kanina sabi ni Peter, Master, we have fish all night, but we didn't caught anything, but because you said so, I will lay down my nets. And then when he did, ang daming mga isda na nagkunod, nagmuktik na masira yung kanilang mga magkapulit-pulit yung kanilang mga lampat, magpipa silang malunod dahil sa dami ng isda. In verse 8, when Peter, Simon Peter saw this, he fell on Jesus' knee, literally he kneeled and said, go away from me, Lord. I am a sinful man. From Master to Lord. In a very short span of time. And then, ito na yung calling ng Panginoon sa kanya at sa kanyang mga kasama. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled again. They pulled. Plural. Their boats out on the shore, left everything and followed him. In verse 11, ang sabi kanina binasa ko, Simon Peter climbed back into the boat, dragged the net ashore, it was full of large fish, 153. Ibig sabihin niya, pag hindi si John magsulat eh, italyado, you know? But even so, many, with so many, the net was not torn. See? There's a miracle! This is the unang miracle sa Luke chapter 5, their nets almost torn. Almost! They're almost sink. Almost. They did not sink. They did not break the net. The nets did not break. The net neither here broke. Hindi nasira. See, blessings ng Panginoon lagi kaakibat ng kapayapaan. When God prospers, hindi siya nagbibigay ng other consequences of it. This small band of fishermen, yung kanina, di ba? Pitong binilang natin. Peter, Nathaniel, Thomas, some 72 more other disciples. Most of them are kapatid unschooled. Unschooled. Karamihan sa mga mag-iisda sa atin, they are the same. Unschooled. Hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi, ba't ka mag-iisda kung nakapagtapos ka ng accountancy? Masado ka ng teaching.
ha, engineering ka, ba't ka mag, siguro gawin mong hobby, pero gawin mong vocation, trabaho ko, ay hindi. Mga pastors mga kapatid, most of them are unschooled, okay? When they said, I will make you fishers of men, they agreed, they followed him, and the rest was history, right? Itong Luke chapter 5 at saka Luke chapter 21, alam niyo po ang pangyayari, 3.5 years. That's the difference of time. They changed the course of history. This 12, band of 12, 11 initially. And then sa Acts, dumami na sila, right? And nagsimula sa isang simple obedience ni Peter. Papasin niyo, di ba? Kailan mo ba ako? Pag-upos na konti. Hindi na siya nagkaroon ng maraming excuse. He just did it. After preaching, lay down, go to the deep, and lay down your nets. Wala po kami, damag na kami ng isda, wala pa kami nahuli. Pero basta sinabi mo eh. Again, obedience. If Peter hesitated at first, kung sinabi niya, why don't you ask the animal? Do you think they will experience the miraculous catch of fish initially? And do you think eventually, diba, they will become the people of God that God will use to change the world? See, obedience in even small matters, our obedience will benefit others, our obedience will bring wonders, our obedience will change our life. Yung pong ating dito sa gitna, pero sa likod, kinuha ko to sa kay Charles Lindo, sa kanyang, sa mga devotion niya. Ganda nang ginawa siya nung lahir, ka? Charles Lindo, about drop everything and follow Jesus. Same text. Sabi niya, o nga naman, no? Jesus chooses not to minister to others alone, all alone. Pwede naman niya gawin, pero hindi niya ginawa. Can he single-handedly reach out people, as many people as possible? Of course he can. But he used people. Pwede naman niya kahit siya mag-isa mag-push ng boat na yun. Sabi niya sa first one, at sa unang punto na. Pero he used other people. And eventually, they become disciples. Pangalawa, Jesus used the familiar to do the incredible. He came to their turf. Hindi nga po lugar ito ng Panginoon. Hindi po niya po lugar-warte. Sa kanilang workplace, sa fishing. And then use their skill. He made them aware of incredible possibilities because sa kanilang maliliit na alam nila, kala nila yung kanilang skills na yun, kunyang-kunyang lang, but that was the skills that God used for them to be moved, right? And then, Jesus moves from the safety of the seen for the reason of the unseen. He said, out into the deep where nobody can touch the bottom before he commanded, lay down your nets. Huh? The deep, mas malalim. Sabi ni Charles Wingo, nothing spectacular happens in shallow water. Kapag naglalaro ka sa beach, doon pa lang sa malalim, check up sa loob. Ay, doon pa lang sa tabi. Dito lang yung tubig doon. Walang mangyayari doon sa'yo. Hindi ka malulunod doon. So to speak. Yung thrill na doon sa medyo magitna. Diba? Sino ba nag-beach sa inyo? Ha? Yung mga malulunod mo, ha? Doon lang kayo sa agad dito yung tubig. Yung marunong naman lumangoy. Nandito kayo, punta kayo, magigit ko na kayo. Ito lang kayo, naglaro kayo na. Siya naman, galing-galing mo lumangoy, doon pa lang. Yung mga mangingis na ito, mga kapatid, hindi sila naglaro ng net nila. Doon sa ganun ka, kababangan mo, okay? Sabi naman, lay down your nets into the deep. Sabi ni Charles Kinto, no? Nothing spectacular occurs in shallow water. O nga naman. Kailangan talaga, kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi mo alam po ano magiging consequence. They don't know what will happen. They went to the deep, they laid down their nets. Ayun, kami isla. Ito pa, number 5, Jesus conceals his surprise until we follow his leading. Diba? Di nila alam. Until finally, when they followed him, ayun, the big surprise. It was until that they followed Jesus' instruction that Peter changed from master to Lord. Challenge to us.
obedience will always bring blessings, disobedience brings burdens. Obedience will bring blessings to you and your loved ones. Ang buhay, puno po ng kabiguan, puno ng disappointments, hindi natin mawawala yan. It's part of life. But, our trust and obedience, there's the song, to God can have a bigger impact to them. Who's them? Our loved ones. And when we do, in faith, okay, I say in faith, what God has commanded us, He opens a well of blessings for you and your loved ones. Come on, what is your goal? To obey the Lord so that you can see how He will work in your life. You will have a goal. You will have a vision. Without a vision, people perish. You should have a goal that we obey the Lord and watch Him bless your life and the life of people around you. Let us pray. Father God,